kung si Kristo ay Diyos pala sa iyo, si Kristo para sa iyo, Diyos hindi. Halika dito, para marinig dati, para marinig ka yung boses mo, Brad, para marinig sa tao. Halika, wala naman. Kasi ang akin lang narinig, unfair naman. Lapitan mo, Ustaz, para ano siya. Para naman nga akin lang ang boses na rinig, sa'yo wala. Halapit ka dito. Huwag ka matakot, halika, halika, halika. At tayo naman ay naghahanap ng katotohanan. Lapit na lang, Ustaz. Alam, paano naman yung ano? Para marinig, para ma-record, para ma-record. Para ma-record. Halika, ako na lang lalapit, hindi ka lalapit. Huwag ka naman sana ang tatakbo. Sa embassy kasama pa kayo sa embassy? Bukong okay, Brad. Mag-initry sa embassy, ha? Okay. Brad, si Kristo ba sa iyo? Sugo or Diyos? Si Kristo. I-explain mo muna yung inano mo kanina sa akin, eh. Hindi mo pa natatapos, eh. Saan niyo daw? Natapos ko na. O, di ba sabi yun, gino-glorify siya, go-glorify ang Diyos. Oo nga, oo. Ano ibig sabihin sa'yo ngayon nun? Ano ngayon si Jesus Cristo sa'yo? Isang sugo at propeta. Isang sugo at propeta. So, paano ka ngayon maliligtas? Pag sunod sa sugo at propeta, pag sinusunod mo ang... Kay Kristo, masaka kay, sa Diyos. Sa kay, hindi kasi, lang sa kay Kristo. Kasi sa binasa mo kanina, siya yung propeta, di mo ba? Oo, pag sumusunod ka kay Kristo, Brad, kami... So, pag sunod kay Kristo at sa Diyos, tama po ba? Tama. O, hindi tayo contradict mo? Kami yung mga Muslim, nag-ayuno kami, si Kristo ay nag-ayuno. Si Kristo ay nag-ayuno sa lupa, nagpatira pa, kami po ay nagpatira pa. Si Kristo tumawag sa Diyos Allah, tumawag din kami na Allah. Wala pong bagay na hindi namin sinusunod si Kristo. So, totoo po. Sumusunod po tayo doon sa sugo ng Diyos at sa Diyos, tama po ba? In tama. General. Okay. Pero dun application sa binasa mo kanina, sige lang po. Dun sa application tubig, binasa mo kanina, kay Kristo at sa Diyos. Tama po. Tama, tama. O, tama. So wala po tayong pag-uusapan. O, wala. Yun lang po. So, kasi yung sa akin, i-clarify ko natin, na. Sa pamagitan ni Kristo at sa Diyos, dun sa binasa mo, tama po ba? Kung ipokus mo lang kay Kristo, yun po ang kakamali. Eh, sinabi ko nga, kay Kristo at sa Diyos. Brother, huwag mo sandi ha. Kasi pag sinabi mo kay Kristo, ang problema kasi sa Kristiyano, focus lang kay Kristo, brother. Maraming sa kapanahon na ni Kristo, tama ka. Pero wala na po si Kristo ngayon. Si Moses, kung sa kapanahon na ni Moses, wala na tama si ka. Moses. Wala na rin si Moses. So, focus. Wala na rin si Muhammad. Mayroon ang Quran. Eh, meron din naman si Kristo ng salita ng Diyos. Yung sinasabi Brad, Bible. Halika, halika, halika. Eh, kung wala ng Bible, kung saan ang salita ni Kristo. Brad, okay. Dito, sabi namin na ang Quran may salita ng Diyos binigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong Biblia, saan po dito ang libro ni Jesucristo? Ang libro ni Jesucristo na saan? Itong buong Bible, ito'y patungkol kay Jesus. Hindi. Brad, sandali, sandali. Okay. Sandali, ang pangalan mo, Brad. Oh, hindi na tayo. Hindi, sandali lang. If, okay. Magpakilala, sinong pangalan mo, Brad? No need. If you deny that this word of God, Christ is not here, and all his life is not here, and all I did not say that. I did not say that. Huwag mong dagdagan, brother. It's lawyer, sabi. It's lawyer. Brother, sandali lang. We don't talk anymore. Bro, sandali. Relax lang. Ang sinabi mo kanina, the whole Bible is the word of Jesus Christ. This is big lie. No, I said, tungkol sa buhay ni Kristo. Tungkol sa ang buong Biblia? Yes. Nagsasabi? Yes. Okay. Brad, kung may mabasa ka nga Jesus Christ in the Old Testament, Jesus Christ in the Old Testament, susunod ako sa iyong reliyon. What do you mean by Christ? Jesus, I'm asking Jesus Christ. It's Messiah, right? Okay, Messiah. Okay. Basahin mo dyan na ang Messiah nga si Jesucristo, Messiah sa Old Testament, ha? Magkristyano ako. Okay. Kaya basahin mo sa Old Testament. Not at this time. Not this time, because next time. This is disputable, no? This time, because next time. This is disputable, no? Disputable pala, hindi para klaro. Sa'yo. Hindi ako magsabi, ikaw. Sayo. Ikaw mismo ngayon. Because you are now entering me, disputable. Brother, ikaw ang nagsabi disputable. Okay. O kayo, nakarinig kayo. Ako ang nagsabing disputable siya. But my question is, who are or which is the way of salvation? The way of salvation, wala. Na hindi mo pa sinasagot. You didn't answer until now. Brother, wala kaming argument nga si Kristo is the way to salvation. Period. Yun ang problema. Gusto mo i-context, i-period. I-period, gano'n. Huwag mong i-period. Makinig ka muna. Nga si Kristo, ang lahat ng mga propeta, way to salvation sila.
No. Ha? There is no other way that man can be saved in heaven. There is sinong nagsabi? Sinong nagsabi? Diyan in sino? The Bible. Even Jesus said in the Bible. Okay, okay. Okay, okay. Basahin mo sa Biblia. There is one way. Basahin mo. Si Jesucristo nagsabi, ha? Na there is only one way going to heaven. One way going to heaven. Si Jesucristo ang nagsabi. Ah, susundin kita. Huwag kang magsisinungaling. Si Jesucristo ang nagsabi, ha? There is only one way going to heaven. Si Jesucristo lang na naliligtas si Adam. Si Abraham, wala na. Paano yung mga tao? Andan doon nga sa langit, si Elijah. One way, ha? One way lang. Nga si Jesucristo ang nagsabi. One way lang, ha? John chapter 14, verse 6. Mm-hmm. Jesus answered, mm-hmm. I am the way. Mm-hmm. The truth and the life. Mm. No one comes to the Father except through me. Uh-huh. Saan diyan ang only? Saan diyan ang only? Sa I am the only. He's the only. Saan ang only, brother? Ano ba ang sabi sa grammar? Kahit na ito nakikita. Brother, sinabi. Ano ba sabi ng the? Yeah? The. The is prepositions of the only one. Singular, Brad. Mali ka. A is a plural. Singular, Brad. Mali ka. A is a plural. Singular, Brad. Mali ka. A is a plural. Ang A is a plural, Brad, nag-aral ka ba? A is a plural. A? A children. A children, a people. A? Meaning ang A is plural. At saan ka nag-aral ng English? Sa Greek words yan. Ang A daw, plural. Ang B daw, singular. Ay, mo kung saan nag-aaral ng English ito. Okay, regardless of that, pero sinabi niya yan. Sinabi, brother, ay sabi, makinig ka. Hindi kami nag-discuss na siya talaga pag sumusunod ka. Pero it does not mean only. Sinabi mo, he's the only. Doon ako nag-disagree. Na hindi only. Jesus is the way to heaven. Correct. Pero kung sabihin mong only, how about kay Abraham? Sumusunod kay Abraham, paano sila? Sumusunod kay Elijah, saan sila? Sumusunod kay Noah, saan sila? Sumusunod kay Muhammad, saan sila? Imperno lahat? So, yun ay tanong lamang. Kasi sinasabi mo only. Only. Okay. Kasi pinag-usapan ko. Okay. Way of heaven. Sumasang, brother. Way of heaven. Aray ako, university ito, Brad. Siliman University graduate ito. Nag-aaral ako ng English. Huwag mo sabihin na ang A is plural. Ganun ba? Oo. Ikaw siguro, tuturuan kita ng English para matuto ka. The is referring to singular and singular person. Singular. I want to ask one question. What do you mean, Jesus, Son of the God? What do you mean? Okay, okay. What do you mean? Eh, paano ngayon yung mga tao, si Elijah, nandoon na sa langit, si Enoch, si Ibrahim, si Job, perfect man, nandoon sa Biblia. Job was a perfect and upright, nandoon sa Biblia. Pag sinabi mo nga, si Jesucristo lamang doon kami nag-upos. Pero, is a way to life? Yes, si Jesucristo. But only? No. Yun ang disagree kami. Nakuha mo na. Punto namin. Okay, sino ngayon yung sa'yo? Ibig sabihin, marami ibang way. Mga prophet, brother, every prophet is a way to paradise. Kung susunod ka sa propeta, sa kapanahon ni Abraham, ibig sabihin, yung tao, katulad ng mga propeta, pwede rin magligtas? Brother, pag sumusunod ka kay Kristo, makaligtas ba ka si Kristo kung di ka susunod kay Kristo? Ha? Supposing isang rapist, isang magnanakaw, diba, isang criminal. Diba sabi sa Bible, Diyos lamang ang tanging kayang magligtas? Ang context, brother, i-context. Kahit ang Diyos, hindi niya kayang ligtasin ang taong criminal kung hindi susunod. Supposing, kung ligtasin ng Diyos ang lahat ng tao, eh basyo ang impyerno. Siyempre, ang ligtasin ng Diyos. Kapag sila nagsisi, diba? Ang pinupunto, Diyos lamang sabi ang pwedeng magligtas. Kung? Merong merong kapangyarihan magligtas. Kung? Sa mga nagsisisi. Ayun! Kurika! Correct! Kanina, yung way of salvation, kami mo kasi kanina, marami. Siyempre, bawat propeta, brother. Halimbawa, ito si propeta ngayon, di ba? Di, pwede niya ako iligtas kapag ako nagsisi. Ha?
kung sumunod ka sa aral at turo. Kung sunod ka siya sa urok sa aral. Pero sa turo at aral ni Propeta Jesus, sumamba pero, sa nag-iisang siguro naman kahit sa Quran at saka sa Bible, talaga ang meron lang kapangyarihan na magpatawad at mag-save ay ang Diyos. Wala nang iba. Hindi tao. Brother, kung example, mali yan, Brad. Mali. Sa amin, Brad, example ha, ninakaw ko yung sapatos niya. Ninakaw ko yung sapatos niya. Tapos magdasal ako, Diyos ko, patawarin mo ako, ninakaw ko ang sapatos ni Duyag. Pwede ba yun? Isauli ko muna ang sapatos ni Duyag. Sabihin ko, sorry bro, ninakaw ko yung sapatos. Hingi ako ng tawad sa Diyos. Hindi pwede nga gagawa ka sama-sama sa tao tapos sa Diyos ka tatakbo. Eh kung pwede pala, nakawin ko yung wallet mo tapos Diyos ko, patawarin mo ako. Hindi. Hindi ganun ang pagkaintindi ng Muslim. Kung ako'y magnakaw sa iyo ng bagay, isauli ko muna sa iyo. At sorry, tapos dadasal ako sa Diyos. Okay, regardless sa religion mo, kay Muslim, ko Christian, or ano-ano mang magsalputan ngayon na religion, ito ganun din naman ang gagawin ng isang mabuti tao. Tama, tama. So tungkol, regardless, yung ganun na sinasabi mo, regardless kung anong kasi, ginawa tayo ng Diyos na ganun tayo, maging gawangis niya, righteous. Di po ba? Regardless. Kung ano, isipin yung kanyang pagiging righteousness, no? Maging matuwid, hindi mapanglamang, hindi magnakaw, hindi pwede manira. Metaphoric, ang sabi niyang kawangis, metaphoric. Diba? Metaphoric, diba? So, lahat naman, regardless na ikaw ay Muslim, Kristiyano, ano pa man, di ba ganun naman talaga tayo? Kasi yun ang nais ng Diyos sa atin. Opo, susunod tayo sa kanyang batas. Okay. Ang ibig sabihin, so, ang ating discussion kanina, yung pointing only to Jesus, pero kung sabihin mo ngayon, ngayon, sinasabi natin, nililinaw lang natin kanina, na pinupunto na, ang tanging Diyos lamang ang kayang magpatawad at magbigay ng kaligtasan ng tao. Kaligtasan. Pero ang magpatawad, brother, magpatawad, kung magpatawad ka, tungkol ito sa kasalanan mo sa Diyos. Kaligtasan pero, natin, no? Brad, sa iba, lahat ng tao, regardless sa ating mga reliyon, lahat tayo may pananagutan sa Diyos. Dahil tama, correct, brother. Diba? Correct, so, tama. Dahil ang kasalanan niyan, lahat tayo death penalty. Tama. Pag nagkasala ka, may death penalty ka. Diba? Mali, nga, depende sa pagkakasala. Hindi diba? Dahat penalty, brother. Sandali lang. Ang death penalty depende sa pagkakasala. Ibig sabihin, hindi lahat ng nagkakasala. Ilakaw ko lang yung chinilas niya. Patayin na ako. Diyos, hindi pwede. Ang tao ay nagkasala. Lahat, hindi naman nakaabot sa Diyos eh. Ha? Lahat ng tao ay nagkakasala? Di ba lahat ng tao nagkasala? Bakit? Sinong nagsabi? Nga lahat ng tao nagkakasala. Sinong nagsabi? Bakit? Wala bang taong hindi nagkasala? Di brother. Ha? Sinong tao na nagsabi? Brother. Mayroon sa Biblia. Ang Biblia niyo ba sasagutin ko? Oh, sige. Ha? Gusto niyo Biblia? Okay, basahin to. Job. Okay. Job. Lahat ng tao ha nagkakasala, si Job. Chapter 1, basahin mo. Job chapter 1. Si Job, perfect, upright. Walang kasalanan. Upright, perfect si Job. Si Jesucristo, tao rin. May kasalanan si Kristo. Job chapter 1. Verse 1. Tingnan mo diyan kung nagkakasala ba si Job. Okay. Job chapter 1. Verse 1. Verse 1. There was a man named Job living in the land of Uz who worshiped God and was faithful to him. He was a good man, careful not to do anything evil. Oh, anything evil. In the other language, he was perfect. Okay? Okay. Nabasa niyo ba yung latter end ng Job? Ha? Huh? Ay gusto mong babasahin natin ngayon. Ay magkapero gagabi ang oras, habulin tayo. Ha? Huh? Yung Job na yan, dahil nakita nga ng Diyos yan na righteous, no? Sa patingin ng Diyos. So, ang Diyos siguro nagsabi. Pero yung kanyang, pinag-uusapan natin, yung kanyang righteousness sa kanyang sarili. Basahin mo, basahin nila, basahin natin. Kasi iba yung explanation, basahin mo. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. Blameless. He feared God and shunned evil. Shunned evil. Shunned evil. Upright. Upright. Blameless. Blameless. He had 7 sons and 3 daughters. Blameless. Wala kang nakikita ang ano. Dahil blameless siya that time sa panahon niya, pag namatay siya hindi siya i-judge ng Diyos.
Brother, ang Biblia niyo nagsabi blameless. I-judgment siya o hindi, okay. Basta nagsabi Biblia blameless. Okay, basahin mo yung latter end nung siya itinesting ng Diyos. Oo, ano? Anong sinabi? Makikita mo yung buong Job na ito, sige, no? Sige, ikaw mo sabihin sa latter mo. End niya, kasi, no? Kasi, Brad, kung babasahin natin buong Job, sabihin mo ang versikulo at text. So, ibig sabihin pala, kinukuha niyo lang, kinukuha niyo lang yung portion. Eh, kung gusto mong babasahin, Brad, maubos yung panahon natin pagbasa sa Job. Ayun na nga pinupunto ko ngayon. Ikaw nagsabi. Ikaw nagsabi. Pero kung babasahin mo ang buong Job, makikita mo kung paano si Job ay nangailangan ng pagliligtas at nangailangan ng pagpapatawad ng kanyang kasalanan. Meron siyang shortcoming. Kasalanan saan? Saan? Na nagpapatunay na. Saan? Saan ang kasalanan? Pinapakita ko na sa'yo na wala siyang kasalanan. Saan ang kasalanan ni Job? Sige, basahin mo. Portion lang ang binasa mo eh. Basahin mo nga ang sinabi mo na may kasalanan si Job. Saan? Binasa ko na dyan na walang kasalanan si Job. Saan? Sabi mo may kasalanan. Basahin mo. Brother, iba kami magsalita. Sinabi namin walang kasalanan, blameless, upright, perfect. Nandoon mabasa. Sabi mo may kasalanan saan? Portion lang 'yung sinabi mo. Yun nga, basahin mo nga may kasalanan. Ito. Kaya nga. Brad, iba 'yan talaga magbabasahin. Okay. Basahin mo. Hindi ko na 'yan, ano 'yan? Hindi kita, basta sabi ko sa iyo lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot 'yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Brad, at 'yan ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya nga ang Diyos, Brad, merong lang karapatan magligtas. Brad, ang makaabot lang sa itaas ang iyong walang kasalanan. Ipakita ko sa iyo si Satanas. Umabot sa kataas-taasan si Satanas. Nakipag-usap pa sa Diyos sa langit. Gusto ka? Si Satanas mismo. Si Satanas. Sabi mo dito, walang makapunta sa itaas kung yung walang kasalanan. Si Satanas nga sa Biblia, up and down eh. Nakipag-usap. Oh, Brad. Si Elijah. Nasaan si Elijah? Punto ko, walang makapunta sa langit na maligtas. Ma'am. Si Lucifer, talagang... Si Elijah, nasaan ngayon si Elijah? Si Elijah, nasaan? Nandoon sa langit, wala. Si Elijah. Babasahan kita. Nga si Elijah nandoon na sa langit, wala pa si Kristo. Gusto mo, malaman mo kung saan si Elijah. Kilala mo si Elijah? Kilala ko. Nasaan ngayon si Elijah? Nasa langit. Oh, sa langit. Sa langit talay. E ano ngayon ang pinupunta mo ron? Sabi mo, walang makapunta doon sa langit na ang may kasalanan. Kaya si Elijah nandoon sa langit. Bakit napunta sa langit si Elijah? Kasi nagkaroon siya ng righteous faith sa Diyos. Oo, tama. Tingnan mo pala. Kaligtas niya, di po ba? Oh? Ibig sabihin, nagkasala din siya, pero... Saan nagkasala? Si Elijah nagkasala? Saan? Sige, saan? Saan nagkasala si Elijah? Sige. Saan basahin mo? Saan nagkasala si Elijah? Walang kasalanan si Elijah. Saan? Saan nagkasala si Elijah? Ang ebidensya ito Bible. Okay. Oo nga. Kung talagang objectively, devotedly, personally, regardless of your religion belief, kasi naman ako, regardless of my religious belief, I am not Catholic, I am not ano, pero I'm just only personally reading the Bible. Okay? So, pero I adopt it personally, regardless of who you are, and kung anong mga religion meron kayo. So si Elijah talaga may kasalanan si Elijah. That is clear in the Bible. So, basahin mo nga, brother. Kung nasaan ang kasalanan ni Elijah. Job, may kasalanan si Elijah. You told me that you read the Bible, right? Yes. Okay, so you should know. Wala dyan. Wala akong nabasa. May kasalanan si Elijah. Wala nabasa. Finish. Wala nabasa. So, Brad, nagkasala pala. Si Jesus, tao, sabi mo, lahat ng tao nagkasala, di ba? Opo. Si Jesus Cristo, nagkasala rin. Hindi po. Eh, tao si Cristo o ano? Anghel. Si Jesus Cristo, tao o anghel? Hindi po, 100% man. Ay, sabi mo, walang tao nagkakasala. Yes, si Kristo mo, walang kasalanan si Kristo. Sabi mo, lahat ng katao ay nagkasala. All human being committed sin. I ask you, Jesus Christ commit sin? Sabi mo, wala. Was Jesus Christ an angel or a human being? Human being. But nagkasala siya, wala. Wala. Sabi mo kanina, lahat ng tao nagkakasala. Why? Because siyang naging daan ng kaligtasan ng tao. Brad, mag-aral ka pa ng Bible? Kulang pa yung pinag-aralan mo. Okay. Salamat po. Imbitahin ko, may maroon kayong grupo, imbitahin niyo ako. Kayo, babanatan ako niyo ng tanong. Hindi po, dalawa po tayo kung gusto mo. Dalawa lang tayo. Dalawa lang tayo? Brother. Sa auditorium, mayroon tayong discussion kung gusto. Sa embassy kung gusto mo. Baka kampo niyo yung embassy. Baka, okay.
Okay. Okay. Okay. Pwede mo ang number. Imbitahin mo ako sa embassy. Tapos yung mga kuwan dyan, ipaupo mo sa embassy. Bagwan ka ng oras. Ha? My name is Abraham Rumas. Invite me in the embassy and call any person in the embassy to sit together and we will talk. Tayo-tayo. Makinig sila. May MRT kabawatan, Gumaro. Oh, Gumaro. Brad, I challenge you to prove Bible, Word of God or not. I will give you 1,000 real. Aprobahan mo ang Biblia. I will give you. Higit pa dun ibibigay ko sa'yo if you prove that your Quran is 100% right. All right. Okay. 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 Kailan? Kailan? Ikaw, nasa'yo. Okay, yan. We will meet in auditorium. Mag-invite ng tao. You prove the Quran na mali. Okay, ha? Sinabi mo, magbigay ka ng pera. I challenge you now. I will prove the Quran there is no single mistake. And prove me there are mistakes in the Quran. I challenge you. I will hire the Fanar auditorium free of charge. And you told me, you give me money. You must promise that. Me are listening here. I will prove you that Quran is the word of Allah. No mistake. Okay? So, so magsalita tayo, kunin mong pangalan, ano? Dapat natutuo, kahit dito. Number. Brad, kung makapakita ka ng isang mistake sa Quran, mag-Kristiyano ako, sunod din. Pero I will give you thousands of mistakes in the Bible. Ustad, patunayan niya rin yung Biblia, ay salita ng Diyos. Yun nga, ayaw niya, ayaw niya. Not that way. Hindi ko pwede pati yung isang buwan na sahod ko, bibigay ko sa'yo. Hindi ko pwedeng i-force ang pananampalataya ng tao. Ay, hindi force sa'yo. Sabi mo kanina, you will prove the Quran na may mali. Otherwise na ikaw ay buong puso mo natanggapin. Okay? Brother. At atin naman, is pinapaliwanagan lang natin yung ating pananakikita. Brad, anong pangalan mo, Brad? RD? Brother RD. If you prove to me, whether you can prove, you just stand on affirmative side. Bible, Word of God. Bible, Word of God. You can prove it or not. So long you will stand on the affirmative side, proving that the Bible is the Word of God, I will give you 1,000 real. Thank you. Okay? 1,000. Next Friday. My friend. Thank you, sir. Okay? Oh, number. Okay, para makontak ko Ustad. Okay, kunin mo yung telephone number para makontak natin. Ustad, number. May ginagawa ng number. May number is... Kasi rotational po. 5-5. Ito na. Sisulat mo na ka. Ano ba? 5-5-6-6-7-1-3-1. Another number. 7-0-2-1-7-8-3-5. Ibrahim Romas. Dapat siya magbigay ng number. Sige. Okay, maraming salamat mga kapatid. After Maghrib, we will come back. Okay? Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.